Arestado ang dalawang sangkot di umaro sa pagbebenta ng karne ng aso sa Pangasinan. Alinsunod po sa batas, posibleng makulong ng hanggang 2 taon at pagmultahin ng mahigit 5,000 piso ang mauhuling lumalabag sa Animal Welfare Act. May exclusive report si Emil Sumangil. Lantaran kung ibenta at parang ordinaryong mga pagkaing nakahain sa karinderya na ito, ang mga karne ng aso. Nakabili kahapon ng 1 kilong dog meat ang undercover police officer. At kanina? Anton oras ang sabi may kinay? Anton oras? Pinangakuan daw siya ng may-ari ng tindahan na bebenta ka ng mga bagong deliver na karne ng aso. Dito na ikinasa ng PNP CIDG Pangasinan ng operasyon. Parada mo na kayo dyan. Nang iabot na ang bayan, gumalaw na ang CIDG. Tinumbok ang likuran ng tindahan at ito ang tumambad sa kanila. Mga asong buhay pa, nakahandusay sa likod bahay, nanginginig at naglalaway, mga nakagapos at tinalian ng mga nguso. Na-trauma na. Okay. Tingnan mo yung mga ano na mamagana na rin. Opo. Kaya kailangan mo nang itanggalin. Okay. Bukod sa mga asong nakatakdang katayin, naka-recover din ang CIDG at ng Animal Kingdom Foundation ng mga karne at ilang pang bahagi ng bagong katay na aso na nakatakda na raw iluto. Arestado ang mag-amo na sina Rolando Reyes at Patrick Romero. 500 pesos daw ang bili sa mga aso at kapag kinatay at nailuto na, naibebenta raw ng higit 2,000 piso. Senior citizen ako sir, wala akong anak buhay. Ito lang ang kwang ko. Wala naman ako ipapakain sa mga pamilya ko, kaya nagagarito ako. Pero with all due respect, sir, hindi ho ba kayo nahahabag dito sa mga aso na ito? Mas mahabag ako, sir, sa mga pamilya ko, kung ano. Inutulungan ko lang po sila na ano. Pero batid niyong bawal yan. Ako, sir. Bawal, sir. Ang kasamang kinatawan ng Animal Protection Network na nakabase sa Sweden, nagulantang sa nakita. I'm shocked, very shocked. Yes, but I wanted to be and see in real, and I want to show this picture to my Swedish friends, and I want them to support this. Okay. Ang Sweden at mga NGO rito sa Pilipinas, aktibo sa kampanya laban sa pagpatay at pagkain ng dog meat. Marami silang nailabag na batas, katulad ng R18651, yung Animal Welfare Act, at saka yung anti-rabies, yung RA9482, at saka yung sa meat inspection team pa. Alinsunod sa batas, maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng higit 5,000 piso ang mauhuling lumalabag sa Animal Welfare Act. Ang pagkain ng aso, hindi lang siya bawal, kundi marumi din siya. Hindi po siya safe kainin talaga. Emil Sumangil, GMA News.